Wala namang kaduda-duda yan eh. Alam ko namang hindi ka pakakawala nitong kaibigan kong to eh. No, Cassie. Terrence, pakasalan mo na agad si Cassie yun. Baka mamaya matauhan pa yan. Ikaw na eh. Feeling mo naman, wala akong dating. Sige, yun lang yung pinunta ko dito eh. Papaalam lang sana ako. Sige, babaya. Emerald. Kasi? May isang request lang sana ako. Kasi tuwing nakikinig ako ng music, eh, nare-relax ako. Masakit yung ulo ko. Eh, na-discover ko lately, tuwing pinapakinggan ko yung single mo, nagiging okay yung pakiramdam ko, tapos nakakatulog ako. Sige, gusto mo, kantahan kita. Hanggang sa makatulog ka. Goodness, Sherma. Bakit na ako eh? Ew! Pit-pit mo mo! Ay, feeling mo mo. Alam mo, Sherma, feeling ko lang, kailangan na kailangan mo nagtumago ng exterminator. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil meron malaking peste, peste, peste dito sa bahay niyo. Ah, meron ba nakikita? Ang laking peste, ha? Ay, nako, Ruby. Wala ka pa rin kupas. Mataray ka pa din. Salamat ka, may nagtsatsaga sa'yo. So, ano? Ha? Kailan tayo lalabas? Ikaw, parang utang na loob ko pa sa'yo, ha? Na ilabas mo ko. Excuse me, kaya ko kaya lumabas mag-isa. At hindi ako pwede dahil marami akong ginagawa. Tama nga ako. Takot ka. Hindi ako takot, no? Oh, come on, Ruby. Basang-basa ako na, Ruby. Takot ka. Kasi may nararamdaman ka rin para sa akin. Nararamdaman mo? Nararamdaman mo yung nararamdaman ko? Talaga, basang-basa mo. Basang-basa mo pa. Nagbisit! Nagbisit ako sa'yo! Huwag ka na, Ruby. Takot ka. Alam mo, ikaw ah. Nababisit talaga ako sa'yo. Hindi ako takot. Charba? Kailangan dyan magandang lalaking tao. Position! Ano? Huwag na, paalis? Ruby. Takot ka. Ah, hindi ako takot. Takot tumais ka. Takot ka. Takot ka. Takot ka. Takot ka. Ikaw ba talaga nabibwisit? Kasi tingin ko hindi, kasi tingin ko kinikilig ka eh! Talaga! Kinikilig niya ako sa kabwisitan eh! Bwisit nga ako dun sa tao! O sa'yo? Dinay-dinay ka na naman dyan. Alam mo ah, ito na masasabi ko. Ito na, naniniwala na ako magkapatid kay ni Emerald. Alam mo kung bakit? Ah, bakit? Deny kayo ng deny! Ano ang tawag na sa inyo ngayon? The Denial Sisters! Sa'yo? Hoy, totoo yung sinasabi ko. Excuse me, I don't care, but... Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-isa. Pangakong magmula ngayon, tayong dalawa. Ang magkasama. Meron akong nais malaman mo ang aking puso ay iyo-iyo at huwag sanang lumisa. Thank you.
kasing nangyari? Nag-collapse daw siya sa mall? Sino ba kasama niya? Hindi naman siya nag-collapse, tita. Over-fatigue lang. Sobra kasing nag-enjoy kasama si Emerald eh. Okay. Yeah. Halos mag-collapse pala si Cassie yesterday. I hope she's feeling better. Oh, thank God. Nakakatayo na siya kanina. Sino ba yung nagyaya sa kanya sa mall? Alam na nga may sakit siya, pinagod pa siya. Kawawa naman yung bata. Kanina ba idea yon? Hindi ko alam. Pero sina Emerald ang kasama niya. What do you expect? Eh, wala naman alam yun eh. Parang walang concern kay Cassie. Hi, tita. Hi, Cassie. I'm glad you're feeling better. Of course, no thanks to Emerald. Wala namang kasalanan si Emerald eh. Gusto lang talaga niya ako pasayahin, kaya nag-mall kami. But she knows about your condition, right? Hindi ka pa rin niya dapat pinagod ng ganun. Dad, Mom, ilang beses naman niya ako tinanong kung kaya ko pa eh. It's just, sobrang nag-enjoy lang ako sa mall. Ayoko pang umuwi. I mean, she really had the best intention. Huwag na kayong magalit sa kanya, please. Ah, yun na pala sa AirPods. AirPods! Si Mr. Mercado ho. Siya ho yung investigador na nirekomenda ni Terrence. Hi. Kami po yung nag-handle ng problema sa opisina ng tita ni Terrence. Si Alberta? Nagtrabaho kay Alberta? Opo. Nagkaroon po ng nakawan sa opisina nila at hinihinalang inside job daw ito. Kaya hinire niya kami. Ayun, nalaman namin na isa pala sa partners niya ang nagnakaw doon. Pero matagal na yon. Hindi niya na kami ginamit ulit. May experience ba kayo sa paghahanap ng tao? Opo, sa katunayan po, nabigyan na po kami ng background tungkol sa problema niyo. At nagpadala na rin po ako ng mga tao sa Bicol para matrace kung nasaan ang kapatid niyo. Sana kung mahanap niyo talaga sila. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Siya nga pala, number one fan ninyo ang anak ko. At sumobra ang tuwa niya nang nagkasama kayo ng kapatid mong si Ruby. Ay, talaga ho. At siyempre, mas matutuwa ang lahat kung pati magulang at ate sa fire niyo ay matatagpuan din. Opo. Anak, ihatid ko muna siya. Apo. Hindi kami sa resultat. Siho, salamat ho. Sige ha. Mr. Mercado. Ayan. Ito. Ayan. Sa... Yung sarado ba eh? Hindi. Dito lang ako sa sulok. Ayoko namang maka-istorbo sa kanila. Ano ka ba nila? Lapitan mo. Mabait ang magkapatid na yun. Huwag na. Okay naman silang dalawa. Saan ka pupunta? Putala ako sa gig ni Emerald. In-invite ka pa niya? Hindi ba niya alam na mas kailangan mong pahinga? Matagal na po niya ako in-invite, Mom. And besides, I'm safe. I know you guys are just concerned, Mom, Dad. But I'm gonna be okay. There's a driver, plus nandun pa si Terrence. Alam ko may sakit ako, pero hindi ako lumpo. And plus, I'm not gonna allow this sickness of mine to control my life. Well, okay. But just be careful. Hindi lang sa health mo, pati ang puso mo. Baka tama ang Tita Alberta mo tungkol kay Emerald. Daddy, pinag-usapan na natin to. And besides, Terrence told me that he loves me. That's all that matters, right? I guess. Sige na po. Yeah. Bye. Have fun. Take care, sweetheart. Tal! Vincel! Pabango ko ba yun? Sobra ka naman magpabango! Teka, pre. Sabi ko na eh, wax ko yan eh! Ano ba? May date ka, no? Hindi ko pa alam. Depende. Depende saan? Basta! Ano? Pupunta ka ba sa gig ni Emerald? Oo, sama ka? Sama ka! Hindi! Mamaya pa ako dun. At saka, ano? Pinsan? Favor naman, oh.
Pakibigyan na lang to kay Ruby. Ba't ako? Pinsan, kapag ako nagbigay sa kanya nito, tsak, ihampas lang niya sa akin to. At least, pag sa'yo nang galing, edi iisipin niyo sa'yo galing, ha? At tatanggapin niyo yun, pinsan. Tapos, pinsan, mamaya, pag sinabi ko sa kanya sa akin nang galing, edi wala na siya magagawa kasi tinanggap na niya. Diba? Ito kasi... Galing ko. Daanong gimmick eh, hindi nila ikaw magbigay. Ay, no, bitch, hindi nga oo. Pag ikaw magbigay, sabihin mo yung totoo, mas effective pa yun. Dahil mo cheche bureche eh. Tatago ko to. Hindi tatago? Bigay mo yan, ha? Hi, Emerald. Oh. Hi! Si Ruby. Ay, ano eh, wala pa kasi balilate daw siya yung penya si Papi Burns. Bakit? Eh, para sa kanya to eh. Galing kay Jeffrey. Huh? Buwangga naman ito si Jeffrey? Oo, no, sigurado magugustuhan niya ni Ruby. Huwag mo sasabihin galing sa kanya, ha? Huwag ba? O, sige na. Kana. Ganda naman, red roses. Yes. Hi. Ano ibig sabihin na ito? Flowers. Cassie. Hindi para kay Emerald yung flowers, para kay Ruby. Oo, at saka, ay naman, wala na mag effect sa akin ng flowers. Kung kung pwede pa. Laka. O basta mo sasabihin galing kay Jeffrey na baka hindi tanggapin eh. Oo nga sabi. Promise ha? Oo, promise. O, pag di mo. Ba ba? Mamaya may tinuod ka na siya. Ano ba? Ano mo nagtataka ng bag? Bigil lang hindi sa Ruby sa pizza ko. Ewan ko ba siya? Uy! Sorry, pasensya na kayo. Oo, alam ko. Late ako, no? Eh, kasi, si Papi kasi, alam mo naman yun, napakatagal talaga magbihes. Di ba? Hello, nag-reply. Oh, para sa'yo. The Med Roses. Ano ang ganda? Teka! Kaligtad na ngayon, ha? Yung mga nililate, may reward pa, may flowers pa, ang bongga naman, ang ganda, ha? Hindi reward yan. Galing yan sa iyong... Sandali! Saan? Secret admirer. Nako! May secret admirer ako! Yes! Sino naman kaya yun? Ay, pasabihin ko sino. Secret admirer! Ako, excited ka kasi. Inakabahan ako sa bright side of the world. Tina, nakabahan. Baka nahihinggit ka. Dinukot mo pa yung isa, labas mo na yan. Tago ka pa dyan, oh. Ah, hindi ba nakakaya kay Emerald na hindi natin tinapos yung gig niya? Okay lang yun. Paalam naman tayo, di ba? Tsaka, alam niya naman na gusto kong magkaroon ng time sa fiancé ko, eh. Masaya nga ako, eh. We're spending time together. I love you. Ako din. Sorry kanina, ang sasanabi ko. Kaya... Nakakatawa ka na eh. Ba't mo naman naisip na bibigyan ko ng flowers sa Emerald? Hindi ka naman silosa, hindi ka naman praning. Kasi may sinabi ang tita mo kay daddy at mommy tungkol kay Emerald. Kaya siguro nadala lang ako. Ano sinabi ng tita Alberta? Yun na, kaya daw dikit na dikit si Emerald sa'yo dahil in love siya sa'yo. Pero I mean, I know that's not true naman. I tried to talk to Dad, pero hindi talaga nagbabago yung isip niya sa pagbakaw dun sa pag-produce ng second single ni Emerald eh. Ako hinayang nga eh. Bakit mo sinisiraan si Emerald? Ano? Ba't sinabi mo pa kay tituluin na ano, ginagamit niya ako? Naaagawin niya ako kay Cassie? Na may gusto siya sa akin? Ba't mo nabigyan niya ng malis yung pagkakaibigan namin? Dahil totoo, ano ba siyang sumikat, di ba dahil sa'yo? Bakit ba siya buntot ng buntot sa'yo, di ba dahil may gusto siya sa'yo? Terrence, ikaw lang naman yata ang hindi nakakakita, no? Hindi naman totoo yan, eh. Tita, kaibigan ko si Emerald. O kaya hindi lang sa akin kaibigan siya, pati kay Cassie malapit siya. Sabihin na natin na hindi totoo lahat yun. It's still a business decision. Paano? Naapektuhan ka na. Simulang dumating niyang kaibigan mo, lagi ka nang distracted. Tingnan mo,
Look at yourself. Napapabayaan mo na ang sarili mo. Paano wala ka ng inatupag kundi karir niya? Imbis na ang inaatupag mo, yung karir mo. That's still my decision. Ako ang manager mo. Ako ang nagde-decide tungkol sa karir mo at tungkol sa buhay mo. Talent lang ako sa'yo, you know? Yeah. You always say, pamilya, importante. Eh, puro salita lang yata yun eh. I mean, do you even care? Of course. Kaya nga kita pinoprotektahan sa mga ahas na tulad ni Emerald. Hindi ganun si Emerald, okay? Stop saying words like that, please! Si Emerald, bahala ka sa akin, can't you see? Every time you say something like that, sa mga taong importante sa akin, nasasaktan ako! Dahil yung mga taong yung mahal ko! Anong sinabi mo? Mahal mo si Emerald? As a friend. Sigurado ka?